Unit 2, ang ating aralin ngayon ay pagbabawas ng may pagpapares-pares at pagdaragdag pa. Suliranin isa. Nagbigay si nanay ng 5 biskwit kay Cora at 3 biskwit kay Alan. Ilan ang higit na biskwit ni Cora sa biskwit ni Alan? Solusyon isa. Pagbabawas na may pagpapares-pares. Bilangin natin ang biskwit ni Cora. 1, 2, 3, 4, 5. Mayroon siyang 5 biskwit. Tingnan naman natin ang kay Alan. Ating bilangin. 1, 2, 3 biskwit. Ilan ang biskwit na higit ni Cora kay Alan? Bilangin natin ang kanilang biskwit. 1, 2, 3, 4, 5 biskwit ni Cora. 1, 2, 3 biskwit ni Alan. Ating pagparehasin. 1 pares, 2 pares, 3 pares. 3 pares ng biskwit ni Cora at ni Alan. 1, 2, 2 biskwit na walang kapares. Kung kaya't 5, bawas na natin ng 3 ay 2. 2 biskwit ang lamang o higit na bilang ng biskwit ni Cora kesa kay Alan. Solusyon 2. Pagbabawas na may pagdaragdag pa. Ang suliraning ito ay masasagot sa pamamagitan ng paghahanap ng nawawalang adin. Kaya, ang sagot sa tanong na ano ang dapat idagdag sa 3 upang makuha ang sagot na 5? Ito ay maaaring isulat na 3 dagdagan ng patlang ay 5 o 3 plus blank equals 5. Hahanapin natin ang bilang na pupuno sa 3 upang maging 5. Ilagay natin ang numerong 3 sa ating isip. Kapag itinagdag ang isa sa 3, 4 ang magiging sagot. At kapag dinagdagan ang isa pa, 5 ang makukuhang sagot. Kaya, kailangan mo na pagsamahin ang 2 at 3 para makuha ang sagot na 5. Kaya, mas marami ng 2 ang biskwit ni Cora sa biskwit ni Alan. 5 minus 3 equals 2 ang pangungusap na pagbabawas. Suliranin 2. Si Ana ay may 5 tig-isang piso. Gusto niyang bumili ng isang biskwit na ang halaga ay 8 piso. Magkano pa ang halagang kailangan niya? Solusyon 1. Pagbabawas na may pagpapares-pares. Sa pamamagitan ng pagpapares, tingnan ang sumusunod na paliwanag. Narito si Ana. Mayroon siyang 1, 2, 3, 4, 5 piso. Ang biskwit na nais niyang bilhin ay nagkakahalaga ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piso. Pagparehasin natin. Mayroon tayong 5 pares ng piso. Tatlong tigpiso na walang kapares. Kaya, kailangan niya ng 3 piso para makabili ng isang biskwit. 8 minus 5 equals 3. Ang pagdaragdag na pangungusap para sa gawaing pagbabawas. Kaya, 8 minus 5 equals 3. Ikalawang solusyon, pagbabawas na may pagdaragdag pa. Ang iba pang paraan ng pagbibigay ng kasagutan ay ang pag-iisip ng halaga ng pera na kailangang idagdag sa 5 piso para makuha ang sagot na 8 piso. Kaya ang sagot sa tanong na ano ang idadagdag sa 5
Para makuha ang 8, maaari nating isulat ito ng 5 plus blank equals 8. Kung idaragdag ang isa sa 5, ang sagot ay 6. Dagdagan ng isa pa, 7 ang sagot. At dagdagan ng isa pa ay magiging 8. Kung kaya't 3 ang idadagdag sa 5 para makuha ang sagot na 8. Kaya kailangan ng 3 piso pa para makabili si Ana ng 5 biskuit. 5 plus 3 equals 8. 8 minus 5 equals 3. Ang pagbabawas na pangungusap sa gawaing pagbabawas. Ang suliranin na nakapaloob na ilan pa ang kailangan at magkano pa ang kailangan ay kailangan upang makita ang sagot sa pagbabawas. Ang sagot sa pagbabawas ay makikita sa pagpapares-pares o paghahanap ng nawawalang aden. Ang parehong paraan ay magkaugnay sa gawain ng pagbabawas. Sa ating pagsasanay, sagutin ang suliranin sa iba't ibang paraan. Una, may 5 tsokolate si Edna. May 7 naman si Kim. Ilang tsokolate mayroon si Kim na mas marami sa tsokolate ni Edna? Ikalawa, may 3 piso si Dana. Gusto niyang bumili ng ballpen na ang halaga ay 8 piso. Magkano pa ang kailangan niyang pera para makabili siya ng ballpen? Ikatlo, may 6 na laro ang kotse si Lino. May 4 naman si Rico. Ilan ang higit na kotse ni Lino kay Rico? Ika-4, pinagdala ni Mr. Ruiz ang mag-aaral ng 10 krayola. May 6 na krayola si Beth. Ilan pa ang krayola ang kailangan ni Beth? Ika-5, may 5 dalandan si Didi. May 7 siyang kaibigan. Nais niya bigyan ng tigisang dalandan bawat isa. Ilan pa ang dalandan na kailangan para mabigyan ang bawat isa? Sa inyong gawaing bahay, sagutin ang suliranin sa iba't ibang paraan. Ito ang iyong pera. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na piso ang iyong pera. May sapat na pera ka ba para makabili ng bagay na nasa ibaba? Ipaliwanag mo ang iyong kasagutan. Ang halaga ng bagay na nais mong bilhin ay 10 piso. Magkano pa ang halaga na kailangan para makabili ng tsokolate? Ikalawa, makikita sa ibaba ang asul at pulang lobo. Ilan ang higit ng asul na lobo sa pulang lobo? Sumulat ng sariling suliranin. Gamitin ang paraang pagpapares o paghahanap ng nawawalang adens. Sagutin ang suliranin na iyong ginawa. Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam! The borrowed materials like songs, stories, poems, photos, brand names, trademarks, videos and others used in this material for educational purposes are owned by their respective copyright holders. Credit goes to their original owners. The author does not represent nor claim any ownership over them.